po, kumbawa, good evening po sa inyong lahat. So for today's topic, ang topic ay mga bagay na huwag mong gagawin dito sa Japan. Yung topic ko ngayon, interesting siya, especially sa mga gustong pumunta dito sa Japan, or siguro dun sa mga nandito sa Japan na na-shock din, or na-surprise, nung una nilang malaman yung mga ganitong yan, yung culture dito sa Japan. Lima lang muna yung nilista ko, but marami pa akong naiisip na ano, na mga iba pang mga bagay na dapat na i-avoid kapag nandito ka sa Japan. But for this video, eto lang muna. Okay, so 5 things that you should avoid doing or you should not be doing, okay, when you're in Japan. So yan. In no particular order, eto na po, huwag kang mag-ingay sa loob ng train at ng bus. Kasi, dito guys, sa loob ng train, sa loob ng bus, ayan, well-behaved ang mga tao. Yung phone mo, dapat naka-manner mode. Besides that, nakalagay pa yan usually sa loob ng buses or trains na bawal kang makipag-usap. Siyempre, maiingayan yung katabi natin, ganon. So, as much as possible, pag nasa bus sila or nasa loob sila ng train, hindi sila sumasagot ng phone. Yun yung na-notice ko, na pag may tinawagan ka, tapos nasa train sila or nasa bus, i-text ka nila, sabihin nila, oh, I'm on the train, I'm on the bus. So, mamaya na lang. Or, sasagutin nila saglit yung call mo, tapos sabihin nila, mamaya na kasi nasa train pa ako, nasa bus pa ako. As respect sa ibang pasahero, yun, huwag kang mag-ingay sa loob ng bus at train. Yun, imbis na cellphone, na nakipag-usap sa cellphone, nagbabasa sila ng books, yun. Tapos yung iba naman, pag galing sa trabaho, sa pagpa-uwi na, gano'n, nagpapahinga sila sa loob ng train. So imagine kung maingay ka sa loob ng train, syempre mabubulabog mo yung mga nag-aaral, nagbabasa, mga natutulog, yun. So, yun, be careful lang po sa gano'n. Yun. Hey guys, I just want to introduce to you YOLO Japan. It's a great website for foreigners looking for a job in Japan. Their website is available in 6 different languages. They offer part-time jobs, full-time jobs, survey jobs, and influencer jobs as well. For those who are interested in applying for a credit card, YOLO Japan can help you apply for a Mitsui Sumitomo credit card for free. YOLO Japan has made the difficult procedures much easier for you because they have translated the application process into English, Vietnamese, Portuguese, Chinese, and Korean. A video explanation of the application flow and sample input of the application form are available when you register with YOLO Japan. Credit card fees are free for the first year. Click the link below to check out YOLO Japan. Ayan, number 2. Wag mong. Okay? Huwag mong gagawin to sa Japan. Huwag mong ipasok ang sapatos o chinelas o sandals mo na ginagamit mo sa labas ng bahay sa loob ng bahay. Ayun. So, katulad din naman sa Pilipinas, di ba? Hinuhubad natin yung sapatos at chinelas natin sa labas ng bahay, hindi natin pinapasok sa loob. Yun. So, dito din, medyo stricto sila dito. Una sa lahat, dahil marumi naman syempre, di ba, yung sapatos, chinelas natin, sandals natin na galing sa labas. So, huhuba rin yan dun sa tinatawag na genkan or yung parang entrance ng bahay or ng siguro ng school, ganyan. So, huhuba rin nila yon yung sapatos nila, ganyan. Tapos, magsusuot sila ng indoor slippers. So, lahat ng bahay dito sa Japan halos, pati schools, may mga indoor shoes sila or indoor slippers. So, yung panglabas nila na sapatos, ilalagay lang nila dun sa may entrance or sa may shoe lockers nila, tapos magpapalit sila ng indoor shoes. Dito naman sa mga bahay, magtaano sila indoor slippers, ganon. So, isa sa dahilan is dahil marumi. Pangalawa, yung mga sahig kasi dito sa Japan, guys, kahoy. So, kung ipapasok nyo yung mga sandals nyo, shoes nyo, magagasgas yung kahoy, yung sahig. And iniingatan nila yon. So, yun, yung two common reasons or yun, parang big reasons kung bakit, yun nga, ayaw nila na ipasok yung shoes, yung slippers na panglabas sa loob ng bahay. Tsaka, dito pala guys, napansin ko sa mga tao dito, lagi silang naka-stockings or medyas. Wala ditong
lumalabas ng bahay na walang stockings or medyas. Kunyari, sandals, yung mga babae, kahit naka-sandals sila, naka-stockings pa rin sila, yung manipis na manipis lang. Yun. Tapos, kaya pag pumapasok sila ng restaurants, ganyan, or ano, hindi mo makikita yung mga paa nila kasi naka-stockings sila or naka-medyas talaga sila. Eto po, kumain o manigarilyo habang naglalakad. Eh, kumain or manigarilyo or uminom habang naglalakad. Yan. So, dito, wala kang makikita kumakain ng snacks habang naglalakad. Talagang may designated area sila para manigarilyo. So, huwag kang bibili ng chichirya sa 7-Eleven at kakain habang naglalakad because nobody else does that. Okay? Siguro sa Tokyo, dun sa, kunyari, sa mga areas dun na parang touristy area na maraming mga food booth, ganon. Yun, bibili ka ng pagkain, tapos upo ka sa gilid, dun ka kakain. Yun. Pero yung talagang habang naglalakad, bumangat ako, kumakain, ganyan, lalo na mga chips, mga snacks, wala pong ganun dito. Yun. Especially because, dito nga malinis sila, diba? Yan, cautious sila dyan, ayaw nila nalalaglag ng mga kinakain nila, ganun. Siyempre, pupulutin nila yun, itatapon nila ng maayos, diba? So, yun. Ayan, sabi ni ate, pagtitinginan ka talaga pag kumakain ka habang naglalakad dito sa Japan. So, do not eat. Drink siguro, wala rin ako masyadong nakikita eh. Pero yun nga, pagtitinginan ka ng masama, pag kumain ka, or nanigarilyo ka ng naglalakad. Yun. Wag na wag mo tong gagawin sa Japan. Okay, kakausapin ka ng pulis, kakatukin ka ng pulis pag ginawa mo to dito sa Japan. Magkaraoke ng malakas. Okay. Actually, yung magkaraoke lang sa loob ng bahay, hindi naman sa pinagbabawal, pero irereklamo ka ng mga kapitbahay mo. Lalo na kung magkakadikit yung mga bahay. For example, sa apartment or sa condo, bawal na bawal po ito. Kasi yung sa mga apartment, di ba, talagang wall lang yung pagkita ng mga bahay, ng mga apartment. So, pag nagkaraoke ka ng malakas, or kahit nga mahina, naririnig pa din talaga nila. So, syempre, nakaka-istorbo yun sa kanila, especially kung ayaw naman nila nung music na pinatutugtog mo or ayaw nila nung pagkanta mo, di ba? Yun. Talagang tatawag po sila ng police. And I have heard a lot of stories ng mga Pilipina na kinailangan katukin ng police dahil nagkakaraoke sila tapos nireklamo sila ng mga kapitbahay nila. Especially kung yung kapitbahay nyo mga matatanda na, ganun. Kasi nga, it boils down to respecting others, especially your neighbors, 'di ba? Pag nagkaraoke ka, maiingayan sila, 'di ba? So, i-avoid niyo na lang kung magkaraoke sa loob ng bahay kasi po may mga karaoke booths naman, may mga magagandang karaoke plaza na pwede kayong pumunta doon, magbayad, and doon kayo pwede kayo magwala doon. Walang magagalit sa inyo. Pero pag sa loob ng bahay, sa loob ng apartment, sa loob ng condo, yung mga bahay, pag medyo malayo naman kayo sa kapitbahay nyo, that's okay. Pero pag yung magkakalapit na mga bahay, siguradong kakatukin kayo ng pulis kasi irereklamo kayo. Number 5. Pagkakain kayo sa mga fast food restaurants, ganyan. Huwag niyong iwanan ang pinagkainan niyo sa lamesa. Okay, huwag niyo pong iwanan ang pinagkainan niyo sa lamesa. Kasi po, sa mga fast food restaurants dito sa Japan, clean as you go. So, yung pinagkainan mo, kailangan dalhin mo dun sa may counter. Okay, make sure na nakasegregate yung kung plastic, kung papel, ganyan, burnable, non-burnable, ganyan. Tapos, kung yung cups mo may laman pang tubig or yelo, ibubuhos mo dun sa, yung yelo ibubuhos mo dun sa lagyanan, tapos yung plastic cups dun sa plastic cups, yung mga papel dun sa papel. Yung kunyari sa mga ramen restaurant, ganyan, or sa mga udon restaurants, ganyan, meron pa silang parang pamunas na nakalagay dun sa ibabaw ng lamesa na gagamitin mo yun para linisin yung pinagkainan mong table. Kasi dito, walang masyadong staff sa mga restaurants yun. Minsan nga, dalawa lang, isa lang, tatlo lang. Kung sino yung nagluto, siya pa yung nag-serve, ganun. Hindi naman. But
sobrang kaunti lang talaga yung mga staff nila dito. Syempre, kapag yung mga high-end naman na mga restaurants or mga family restaurants, ganyan, na hindi fast food, sila na yun, yung waiters, siya na yung magpupunas nun pagkakain nyo. So, don't worry. So, thank you so much. Sana po patuloy pa rin niyo pong suportahan tong channel na to. And kung may mga questions po kayo, PM niyo lang po ako. Yan. Pag may time, magre-reply po ako. Thank you so much and have a good night. Bye-bye po.